allow yourself to take challenges paminsan-minsan. Okay lang naman mahirapan. Ang sarap kaya sa pakiramdam na yung inaakala mong hindi mo kaya, makakaya mo pala. There's always a room for improvement. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel! This is me again, Mai, and for today's video, I want to say thank you so much guys. Alam niyo kung bakit? 3,000 subscribers na tayo! Ano ba naman di magiging masaya dyan? Kaya naman sa lahat ng mga ka-share kits ko, thank you so much. Yan. I really appreciate all your comments and messages sa akin. At congratulations sa lahat ng mga nakapasa na at sa lahat ng mga mag-i-start na sa kanilang new journey. Dito sa mga nakapanood ng aking video, yan. Ay, dito na lang. Yan. Dun sa aking first and final interview na umabot ng 4 beses because I failed 3 times. Dun ako sa pang-4 pumasa. And then, for today's video, ay isi-share ko sa inyo naman yung after yung final interview ko, yung orientation ko, yung training, yan. Isi-share ko sa inyo yan. Para naman kasi ang dami nagtatanong sa akin kung ano na yung after nung final interview, ano ni kaganapan, kung nagtatrabaho pa rin ba ako. So, it's a yes! Nagtatrabaho na po ako dito. Nakareceive ako agad ng email na magpapamedical ako. May accredited silang laboratory. Hindi ka pwede magpamedical sa kung saan mo lang gusto. Okay? Pero, free medical po sila, IQOR. Wow! At after po ng medical ko, ang submission ng mga requirements is through email lang. Okay? So, very convenient siya. And after ko magpa-medical, orientation. So, yung orientation ko is 9 a.m. to 6 p.m. Bumiyahe ako ng maaga kasi nga, hindi ko pa kasi kabisado. Siyempre, yung lugar, kailangan kasama natin si magtanong. After kong magpunta doon sa orientation, so, kikwento ko sa inyo. Daldal ko na. Kasi 29 katao kami. Dish talaga lahat eh. Bawal mag-Tagalog. Pero, pwede naman yung mga slight-slight lang. Pero, dahil nga sa call center yung pinasok mo, international kausap mo, kailangan mo mag-English. So, yun na nga. Andun na kami sa room. Eto guys, talaga tip ko sa inyo pag pupunta kayo sa office. Dala kayong jacket, napakalamig. Sabi nga din sa may comment, sana yung aircon hindi pang karne, pang tao din. Tawa talaga ako din guys. So, yun na nga. Nagpakilala kami isa-isa. Sinabi namin, para naman magkakilala-kilala kami, syempre. So, sabi nung trainer namin, or nung recom, name, tapos saan ka nakatira, kung gusto mong i-share yung age mo, why you're here, ba't ka dun nag-apply, and then what is your hobbies? So, yun yung sasagutin mo lang pag nagpakilala ka. Hindi mo na kailangan yung parang nagpakilala ka sa interview. Ganon. Then, after no, nagpakilala na lahat, nasyak ako, be. Nasyak ako kasi lahat sila halos fresh graduate, may BPO experience, and then, yun, parang ang fluent nilang mag-English nung nagpapakilala sila. Eh ako, fourth to the last ako noon, nung pag, ano na, oh, next, nung paglakad ko dun sa harap, halos hindi ako makapagsalita. Nahihiya ako, sobrang nahihiya ako kahit na nabibideo ko, nabablogging ako. Nahihiya pa rin talaga ako. Tapos, sabi nung, ano, nung trainer namin, alam naman daw niya na hindi ganun kadali na tumayo sa harap at magsalita. So, binigyan niya ako ng chance na magsalita. Ang bait-bait talaga. Inhale, exhale lang tayo ulit, guys. Para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Then, nagpakilala na ako. My name is ganyan. I live in ganyan. But now, I'm currently residing at ganito. And then, my hobbies is playing badminton, yan. Hindi ko sinabi na nag-video ko. I have no BPO experience yet, but I'm here because I want to gain new friends and also to have a better opportunity. Yan. Meron naman kaming 4 days for foundation day. Hindi ka agad-agad nila isasabak. So, yun yung nakakatawa dun. So, nagpakilala na naman kami. Pero this time, hindi na ako ganun kakabado kasi nagpakilala na kami before second day namin. Gabi na pala, 9 p.m. to 6 a.m. naman.
So, antok talaga, lola nyo. Kailangan nyo talaga magkape bukod sa magdala kayong jacket. Magdala din kayo ng kape. Word! Iba! Word! Iba pa rin yung shift na 9 p.m. hanggang 6 a.m. Wala kang ibang gagawin din kundi makinig, ganyan. Then, nagpakilala na nga kami. So, bibigyan ko kayo ng idea ulit. Nung nagpakilala kami, kailangan first letter ng last name mo. Bibigyan mo siya ng adjective. So, ako letter G. Isip ko agad, gorgeous. Gorgeous eh, no? Ang hirap mag-isip kasi pag sinabi mo na gorgeous, bakit gorgeous, di ba? Bukod dun sa pagpapakilala mo nga na name, kung may BPO experience ka, ano yung dahilan. And then, meron siyang cards, yung trainer namin. Dun sa projector, mamimili ka ng cards 1 to 29. So, yung napili kong card, may mga question, tanong sa akin, kung gagawa daw ako ng tula, anong tula yun at bakit? Parang ganun. So, yun, nasagot ko naman yun. Nibigyan ko lang kayo ng idea. So, after namin ng 4 days na training, sinabi lang din yung mga about sa rules and regulation ng company, kung ano yung incentives nyo, kung paano matutuos yung sahod nyo, kung ano yung mga benefits ni IQOR, yan, ganun. So, yun guys, after ng foundation training namin, Saturday, Sunday, pahinga Monday, training na namin. So, ang pinag-aralan na namin dito is about yung navigating yung system namin. So, hindi ganun kadali kung a-absent ka kasi maiiwan ka. Kaya dapat guys, pagka nandun na kayo sa training, siguraduhin nyo na physically fit kayo at hindi kayo magkakasakit. Kasi once na mag-absent kayo na isang beses lang, iiwan na kayo dun sa topic eh, diba? Para lang naman kayo nag-aaral, ganun. Masaya din kasi ang dami-dami naming natututo, ganyan. Binigay na rin yung ID namin, so yun, nakakatawa. Tapos binigay rin yung headset namin, kaya yun, feel na feel namin. Kasi din sila ng mga random calls, pinakikinggan namin kung paano mag-take ng calls yung mga agent, yung mga tenured agent, ganun. So yun guys, tong last day ng training namin or yung diba Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, more on ano na kami, yung nagte-training na kami ng pag-take ng calls dun sa trainers. Sabi niya, ring ring! Ayan! Hindi mawawala yung salita na yun guys. Pagka nagsabi siya ng ring ring. Hi, thank you for calling customer service. My name is Bethany Gail. How can I assist you today? Sabi ko nga sa inyo, inhale, exhale lang tayo. And then, yun na nga, after nung 1 week na yun na training namin, nag-nesting na kami. Before, di ko alam yung nesting na to. Pero dito sa nesting period, dito kayo gegradean kung paano kayo makipag-communicate sa customer, kung napafollow nyo ba yung tinuro ng trainer nyo dun sa call flow. Yun. But don't worry, guys. Alam mo, maganda dito kay IQOR. Meron silang script. Meron silang script. Printed na. Meron pa dun sa computer, saan ka pa. Pero syempre guys, dapat talaga meron din kayong alam na basic English. Kasi minsan, yung concern ni customer, kailangan mo rin intindihin. Mamaya, iba pala yung concern niya. Tapos, ka pa rin na, I'm happy to ganyan. Yung pala, namatayan. Diba? Dapat alam nyo rin yung mga basic English pa rin. So, yun guys. And also guys, kailangan meron kayong dala-dala palagi na ballpen at papel para makapag-takedown notes kayo lagi. Kasi not all the time na matatandaan nyo yung mga sasabihin ng trainers nyo eh. Para pagdating, dun na pag-upo nyo, hindi kayo malunod. Alam mo yun? Kasi nila na yung tatanong-tanong ka. Ah, TL, ano po yun? TL, so cool! Cool. Ayan, nararamdaman nyo yan pagka nandoon na rin kayo dun sa pinagdaanan ko sa nesting. Kailangan kabisaduhin nyo yung phonetics. Pag-aralan naman din to sa school, diba? Yung phonetics, yung A as in Alpha, B as in Bravo, C as in Charlie. Okay, is that Q for cucumber? O for OMG? And I for iglo, Eiffel Tower. And then, kailangan nyo rin kabisaduhin yung 50 states ng USA. Pati yung abbreviation niya. Promise, malaking advantage to guys. Kung nanonood ka ngayon at balak mo palang mag-apply or mag-a-apply ka na or hired ka na, aralin mo na yan. Kasi, syempre, international yung mga customers natin dito. Yung
Alabama, Alaska, Arizona, ng Florida, yan, Hawaii, yung mga address suffix nila. Share ko din sa inyo paano nyo ito pronounce. Ma'am, tama. Yung ma'am sa ibang bansa is parang tumawag ka ng nanay. Ang tamang pronunciation pala niyan is nyam. Nyam. Parang nguyain mo yung A, tas ano, nyam. O, diba? Yan, advantage na rin yan. Kasi once na tumawag kayo sa customer, hello, thank you for calling, this is ganyan, ganyan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diba yan kasi nakagisnan sa school. Hi, ma'am, ganun. Pero that pala, nyam. Yes, nyam. Parang kinakain mo lang. Parang arte-arte, no? Pero incorrect pronunciation. Nyam. Ulit-ulitin mo na lang para masanay ka. Pero hindi siya ka-arte-arte kasi yun talaga correct pronunciation. O, diba? Pagka nasa BPO ka na, lahat na lang talaga ng English mo i-correct nila. Okay? And then ito, paano nyo pronounce to? Ayan. Na-correct din ako dyan kasi sabi ko three. Kailangan ko may arte. Three. Three. Diba? Yon. Medyo yun lang yung kaya kong i-share sa inyo. Pero meron namang maraming apps na para mas ma-enhance pa yung salita nyo ng English. And then guys, ito pa yung share ko sa inyong tips. Kailangan alam yung mga power words pag nakikipag-communicate kayo sa mga customers. Gaya ng wonderful, amazing, perfect, fabulous, great. Ah, diba? Yun yung mga power words natin sa mga customer. Oh, may advantage ka na agad. Tuntua ka dyan. After sa nesting, at ikikwento ko sa inyo guys, de, nakaupo na lola nyo. Tapos may tumawag agad. Ayan, thank you for calling, ganyan. Alam mo kung paano mag-navigate yung system, tapos alam nyo rin paano yung sasabihin nyo, pero, alam nyo lang yun. Nanginginig yung pangamang ganyan. Tapos yung kamay mo dun sa mas nanginginig ng ganyan. Kasi sobrang kaba talaga. Iba yung experience nung first day na pag-upo mo dun sa may computer, kaharap may computer, tapos may headphone ka ng ganyan. Grabe. Hindi ko makakalimutan yun. Pero nairaos ko yung first call ko kasi mabait yung customer ko. Yun nga lang, English yung lola nyo. Yun. As long as maayos naman yung English nyo, huwag lang kayo magtatagalog, bawal yung vernacular. Naku! So, meron din naman nagtanong kung magkano daw yung sahod dito. So, guys, bigger basic pay dito kay IQOR, and then the HMO up to 5 dependent sa Bongga. At marami pang iba yan. Sa inyo na lang. So, ngayon guys, ang masasabi ko lang is, ang sese ko dito sa bagong work ko kasi kahit na nagtatrabaho ko is na-enjoy ko rin siya kahit na panggabi ako dito kasi down to earth lahat ng trainers dito. Totoo, down to earth sila lahat at mababait silang lahat. So yun nga, nakasali nga ako kaagad, sinali ko agad ng supervisor ko dun sa laban ng iba't ibang account dance competition. Gusto niyo panoorin? Hiya ako, charot. Sige, ito. Panoorin nyo, guys. Thank you so much sa panonood ng video ko habang sumasayo kami. By the way, first time ko lang sumali sa mga ganyang pa-event. Sinali kasi ko ng supervisor namin yan. Hello po, kung nanonood ka man, napakabait ng supervisor ko na yan. And then, akalain mo, nag-champion kami. Oh my God! Alam mo, hiyang-hiya ka pero di ko buhat akalain na kakayanin ko pala. Isa lang masasabi ko at gusto kong sabihin sa inyo, sa mga viewers ko, sa lahat ng mga subscribers ko, allow yourself to take challenges paminsan-minsan. Okay lang naman mahirapan.
Ang sarap kaya sa pakiramdam na yung inaakala mong hindi mo kaya, makakaya mo pala. There's always a room for improvement. Yun lang yung mapapayo ko sa inyo lahat, guys. At tama na yung drama. Sana ay nakatulong sa inyo yung video ko nito. At di kayo na boring doon sa mga kwento-kwento ko, yan. And also, guys, dito ang kagandahan kasi sa pag-call center ka, hindi mo na kailangan ng uniform. Ang problema nga lang, mahirapan ka sa araw-araw mong OOTD, yan. Lalo kung passionista. Mahirapan ka araw-araw. Ano kaya susuot ko? Ano kaya susuot ko dito sa Martes? Ano kaya susuot? Yan, nakakatawa. And then also, wala ditong discrimination. Kung bakla, tomboy, PWD, senior ka pa, may tattoos, may kulay yung buhok. Yan, walang discrimination dito. Kaya, kahit, legal age, 18 pataas, okay lang yan, guys. Walang problema. Pwedeng-pwede ka magtrabaho dito. Kaya, kung napapanood mo tong video na to, this is the sign para mag-apply ka na rin. So, kung gusto mo rin magpa-refer, pwede mo akong i-PM sa aking Facebook page yan. At i-follow mo na rin ako para naman updated ka rin lagi sa lahat ng mga i-upload ko. Yun. Also, guys, proud na proud ako dito sa IQOR. Alam niyo kung bakit. Sa lahat ng site, lalong-lalo na, especially sa CR, napakalinis, napakabango, wala kang masasabi. Laging may tissue dyan, may alcohol, automatic yung sabon. And everything, yan, napakalinis talaga, wala akong masabi. Tsaka mababait din lahat ng mga tao. Para sa akin, ah, mababait lahat talaga. Pero di ko lang sure kung may nanonood dito na tiga IQOR, tahimik lang sa umpisa. Thank you so much. And please don't forget to click the subscribe button down below and hit all notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!